na-sharer. Palakpakan po natin si Ma'am Jacqueline Villegas. Hello! Wonderful morning! Thank you, Miss Marianne. At kinakabahan po ako. Pasensya na po. magandang araw po sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa mga nanonood at sa mga nakikinig dito sa ating Health Wealth. At sa lalong-lalo na po sa aking kagrupo, Team Fighters. Lupos pa akong nagpapasalamat dito sa Health Wealth. Kasi malaki po ang naitulong sa akin. Sa aking karamdaman, hindi lang po sa akin, kundi po sa aking pamilya. Magpapakilala po ako. Ako po ay si Jacqueline Lico Villegas. 2 years na po ako dito sa HealthWell. Since 2012 hanggang 2017, naging empleyado po ako sa Echelon Tower Condominium bilang isang receptionist. 2017 December po ako natigil kasi nagkaroon po ako ng karamdaman at sa hindi inaasahan na ospital ako at ako'y hindi ano at ito po yung panahon na nagkasakit ako. Sobrang stress ako sa trabaho. Almost 12 hours ako nagtatrabaho. Tapos halos ang aking tulog ay 5 hours lang. Kasi grabe ang trabaho ko noon that time. Nalulungkot din po ako kasi ang pamilya ko nasa Bohol. Tapos hindi ko po kalimutan. September 27, 2017. Doon po ako unang nagkasakit. Tapos buong araw po 'yon nag-suffer po ako. Madaling araw, papunta po ako ng trabaho noon. 4:30 in the morning kasi 6 o'clock po ang aking trabaho. So habang papunta na po ako ng trabaho, dumaan po muna kami sa Dunkin Donut kasi nagbe-breakfast kami ng boss ko. So after 30 minutes, so nagbabyahe na kami. Sa loob ng sasakyan, halos napasigaw ako. Kasi yung karamdaman, yung feelings ko na naubusan na ako ng hangin, tapos as in talaga nang lalambot ako. So sumigaw ako ng tubig. Kasi grabe ang hindi ko na maintindihan. So nagkataon naman na may nakita kaming 7-Eleven. So bumilis naman yung pag-inom ko ng tubig, halos isang litro yung inom ko ng tubig. So nahimasmasan yung pakiramdam ko. So akala ko okay na ako. So sabi ng boss ko, pumunta tayo sa UE, sa may Santa Mesa. So pumunta kami ng Santa Mesa, nagpa-check up ako. Tapos chineck up lang yung blood ko, yung heart ko. So okay naman daw, wala naman daw ano. Pero yung feelings ko, parang as in talagang nang lalambot pa rin ako. So ang tinanong lang ako ng doktor kung bakit nangyari. Sabi ko, naghanap lang ako ng tubig. So ang sabi pala niya, na-dehydrate ako. Dahil siguro sa uminom ako ng coffee, nung pagising ko sa umaga, wala akong ininom na tubig. So kailangan pala natin uminom ng tubig pagising natin sa umaga. Kasi ako, hindi ako uminom agad. So na-dehydrate ako. So nung that time na yon, nung sabi ko sa boss ko na sige okay naman na ako, so kailangan ko na pumasok sa trabaho. So pumasok na ako sa trabaho, so dumating ako ng 6:30. So habang nagtatrabaho ako, dumating ng 10:30 in the morning na ulit. So bumalik na naman yung pakiramdam ko. Halos nahihilo ako, palakad-lakad ako sa lobby. Hindi ko maintindihan. Tapos tumawag na naman ako sa boss ko. Sabi ko, boss, hindi ko na ulit maintindihan yung nararamdaman ko. So gusto kong bumalik sa UA kasi magpapa-admit na ako. At saka magpapa-general check-up na rin ako. So nung nagpa-check-up na, anong pumunta na ako doon? So, pina-ECG ako. Tapos, check ulit sa heart, check ulit sa dugo. So, wala rin silang nakikita. As in, normal pa rin. So sabi ko, sige,
sabi ko, Dok, kahit kung wala man akong ano, gusto ko magpa-admit, gusto ko magpa-ano, hindi ko kasi alam kung anong ano, pakiramdam ko. Tsaka yung mga ano ko, yung mga kamay ko, naninigas. Tapos halos yung mga paa ko, parang hindi ko maitayo. Kasi talagang as in, talagang ibang-iba. Tapos sabi ng doktor, i-ano mo na lang yan, ipahinga mo na lang yan sa bahay. So sabi ko, sige, ipahinga ko na lang muna sa bahay, pero pag hindi ko kaya, kailangan ko na talaga magpa-admit. So that time na yun, umuwi na ako sa bahay. Bago pa ako makarating sa bahay nun, sabi ko, ihinto mo yung sasakyan, sabi ko. So nung paghinto ng sasakyan, tinabi niya, ang nangyari sa akin, sumuka ako. Sumuka ako ng puti, sumuka ako ng pula, sumuka ako ng itim. Hindi ko na talaga maintindihan kung bakit ganun. Tsaka yung dito ko as in talagang naninigas. Sobrang tigas ng tiyan ko. Tapos halos, yung kinakain ko, halos lahat na ilabas ko. So, wala pa rin nangyari, wala pa rin talagang as in talagang nagpadala ako sa ospital. Talagang ginawa ko pa rin, pumunta pa ako sa bahay talaga as in natulog ako. So, 3 hours, 4 hours. So, iniwan ako ng boss ko sa bahay ko. Tapos, nung pagising ko na naman sa umaga, grabe. As in talagang ganun na naman talaga yung ano ko. So, grabe yung ano, yung parang hihimatayin ka na, parang hindi ka na magigising. Parang machuchugi ka na. So, ganun yung naramdaman ko. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng chance. Gusto ko pang mabuhay. Ayoko ng ganitong sitwasyon. Kasi hirap na hirap ako. Mag-isa lang ako eh. Tapos yung pamilya ko nasa probinsya. So ngayon, yung tita ko na yon, yung nasa picture kanina, tinawagan ko siya ng ano, mga 5:30 ng hapon na yon. So dumating siya ng 6 o'clock. Tapos sabi ko, tita, samahan mo na ako kasi magpapa-admit na ako. So sabi niya, oo, kailangan mo nang pa-admit kasi yung kulay ng kamay ko iba na. Tapos yung mata ko talagang as in sobrang tamlay na, parang ano, as in malabo na rin yung paningin ko. So noon na-admit ako ng 2 gabi, 3 araw. Tapos para naman yung doktor, parang ano na, wala lang sa kanya kasi ang sinabi lang niya sa akin, may vertigo ako. Tsaka may acid reflux, tapos gastritis, yun. Yun pala, kaya pala ako, ganun yung mga pakiramdam ko. Pero yung vertigo, parang as in talagang malala, sobra. Tapos may binigay sa akin gamot, hindi ko naman iniinom din. Kasi hindi nga na ano sa ano ko, sa sikmura ko, kasi as in talagang iba. Tapos nung time na yun, nakalabas na ako ng ospital, gamon pa rin yung nararamdaman ko, kahit binigyan pa rin ako ng 1 linggong gamot, wala pa rin nangyayari. Tapos sabi nila, kinulang daw ako dahil sa trabaho, sa may inggit, hindi ko alam kung totoo. So nagpakasakali ako kasi sabi ko sa tita ko, sige, try po, gusto kong itry ano tita, kasi grabe, sobrang hirap. Sobrang suffer ako talaga, sobrang hirap. So nung nangyari na yon, nagpa-albularyo ako. Sa Novaliches ako napunta. So, siguro mga 3 weeks yon. In 1 week, 2 times akong pumupunta kasi sabi nila malakas daw ang powers ng Martes tsaka Friday. So, lagi akong pumupunta ako noon. Napagastos ako ng malaki. Grabe, sabi nila na dapat yung magbibigay ka lang ng pusa, yung bukal sa loob mo, pero iba yung ano eh, iba. So, hindi pa rin ako tumigil. So, nung that time na yun, may binigay sila sa aking ano, alam mo yung sa Bisaya na lana, saniyog, yung oil. Sabi nila, pag naramdaman ko daw, inom daw ako ng 1 kutsara. Tapos, mawawala daw yun. So, siguro, ako naman, naniwala naman ako kasi medyo naman may konting pagbabago. Medyo naman ano naman. So, halos 3 weeks akong nagkaano nun, ginawa yun, pero sa katagalan, yun na, medyo may negative na akong nakikita na hindi maganda. So, sabi ko, ayoko na. So, nagpa-check up na naman ulit ako noon. So, yun, sa kakainom ko ng lunok, yung lana, nagkaroon ako ng fatty liver.
kasi masama pala yun. Napasama tuloy ako. Tapos yung that time na yun, hindi ko na ano, tumigil na ako. Tapos nagpa-check up naman ulit ako, nagkaroon ako ng fatty liver. Tapos nagpa-ultrasound ako, nagkaroon ako ng myoma. May myoma ako. So, after noon, siguro mga ano, mga buwan yun ng mga October, siguro November na ng katapusan, may nag-alok na sa akin. Nag-alok yung pinsan ko ng Health World, Green Barbie. Sabi niya sa akin, insan, itry mo itong ano, Green Barbie. Kasi dito gumaling ako. Sabi niya, bakit? Nagkaroon ka ba ng sakit? Sabi niya, oo. Nagkaroon daw siya ng hepapin. So, hindi pa ako nag-decide noon that time. Siguro mga isang ano pa, mga dalawang linggo or tatlong linggo pa ako bago ako nag-decide na magpahatid ako ng ano, health well. So, yung ano na yon, January. Saktong ano January, sabi ko, insan, siguro gusto ko nang i-try yan. Gusto ko nang ano para baka diyan ako mahiyang. So nung that time na yon, nagpa-deliver ako ng 5 bote. So wala siyang binanggit sa akin na ano kung ano yung nasa bote. Basta sabi lang niya, i-try mo lang yan, tapos uminom ka lang ng 2 takip, sabi niya. So trinay ko na 2 takip every ano before meal. Nung pag-try ko, aba, nasarapan ako. Sobrang sarap. Parang bata na talagang ano addict sa lasa. So, unti-unti noon, halos 8 months akong nagkaano, 8 months akong nagpuro bote-bote, hindi ako nagpa-member. Hindi sinabi lang niya na magpa-member ka na, pero hindi ko alam pala na doon pala ako mapapamura sa isang bag. Pero never ako, hindi pa rin ako nakinig sa ano, hindi pa rin ako, at as in talaga hindi pa rin ako nagpa-member. Tapos puro bote-bote lang ako, puro hatid-hatid lang ako. So that time na yun, ang dami kong reaction. Halos malalaki yung mga tigyawat ko dito sa mukha. Tapos sa totoo lang, meron akong melasma sa mukha ko. Tapos as in talagang iba yung pakiramdam mo, na yung reaction mo, na yung pagdudumi mo, yung halos parang kang lalagnatin, nanghihina yung katawan mo. Tapos yung pinsan ko, walang kaalam-alam, hindi niya alam na ano, kasi hindi siya umaatin dito ng seminar. So may isa akong classmate na nagtanong ako sa kanya, sabi niya, "Mate, ibibigay ko sa iyo yung ano, kung ano yung mga reaction, ano yung mga ano dapat mo malaman para at least hindi ka matatakot," sabi niya sa akin. So, nung nalaman ko na ganito pala yung detoxification na ano, yung pakiramdam mo. So, habang kapag nilalagnat ako, para pag inaano ako, umiinom ako ng barley, halos na nauubos ko sa isang araw, isang bote. Pero laking pasalamat ko, laking naitulong yun sa akin, kasi nawala yung vertigo ko. Tapos yung panghihina ko, grabe, as in talagang ano, as in grabe ang tulong sa akin ng health well. Tapos nung sa naging maganda na yung pakiramdam ko, halos isang dalawang taon akong umiinom, hindi ako nag-iisip na mag-business ako dito. Kasi ang gusto ko, kailangan ako muna yung magte-testimony sa sarili ko, na talagang may, siyempre, sarili muna magte-testimony, kasi siyempre kaysa sa ayun na, nung hanggang sa naging okay na ako. So itong pandemic, ito na, wala naman tayong ginagawa, sa bahay lang tayo lagi. So lagi akong, ang ginagawa kong ano, lagi ako nag-exercise, every morning talaga ako. So eto, naisipan ko, etong Glow Barley, bago ko ito nainom,
yung classmate ko, sabi niya sa akin, mate, nag-exercise ka naman. I-try mo itong glow light kasi konting kilos mo, tagtak na ang pawis mo. Sobrang ganda, sabi niya. So, sabi ko, sige, try ko. Pag bumili ka, halit tayo ng Tropical kasi hindi ako bumibili ng bag niyan. Tropical lang talaga ako. So, nung bumili na siya, nagpa-swap ako ng 10 bote. Sobrang ganda ng glow light, ng effect niya sa akin. Kasi, dahil sa nga nagkaroon din ako ng myoma, nagkaroon ako ng irregular, sobra, as in talagang, kung ano yung buwana ng dumating ngayon sa'yo, next month, ganun din ang sa'yo. As in talagang, 21 days lang talaga yung ko. Kasi dati, halos 45 days, saka pa ako dumadating yung dalaw ko. So, sobrang nang tulong niya sa glow light ko sa akin. Tapos, sa loob ng 68-69 kilos ko, laking pasalamat ko kasi naging 61 na ako ngayon. So, sobrang thankful ako dito sa Healthwell. Grabe, sobrang ganda. Tapos, kapag umiinom at kapag pumapayat ka, di ba yung minsan na parang nalolosyang ka, tapos naglalaylay yung mga balat sa mga muscles mo. Pero grabe iba, kasi nagfi-firm siya. Tapos, di ba minsan naglolosyang ka, pero nagiging haggard yung mukha mo. Hindi ganun. Nagiging blooming ka. Katulad ko daw, sabi nila. Joke. Tapos, yung glow light din, nakakaganda ng balat. As in, nag-glow ka talaga. Tapos, sinasamahan ko din siya nito. Itong Lumina. Sobrang ganda. Dahil sa, di ba, nagkaroon ako ng melasma. Ito yung ginagamit ko. So, nagla-light siya. Nag-fade siya. Grabe. As in, ganda. Tapos, itong L-carnitine na fruit pants. Maganda siya sa kasi parang ito yung masiyang or talagang yung pag nag-exercise ka na hindi ako nagugutom. Ito namang glow light, nagugutom ako pero hindi naman yung talagang as in gutom na gutom. Pero ito talagang fruit punch, pag uminom talaga ako, after workout ko, wala talaga akong naramdaman na as in talagang gutom ako. Grabe. Tsaka ang ganda ng yung extra energy mo. Hindi ka na, kahit one hour and a half ako nag-exercise, nagsusumba. Ang ganda talaga kasi hindi ka napapagod. Sobra. Tapos, sa ngayon, naging dealer na ako. Sa ngayong pandemic lang. Never akong, sa 2 years ko, ngayong pandemic lang ako naglakas loob. Kasi wala nga tayong ginagawa. So, ang ginagawa ko, nagsishare-share lang ako. Tapos, yung mga kaibigan ko. Tapos, may isa akong classmate na taga-Antipolo na nakita ko sa Facebook yung tatay niya sa picture. Tapos, nung gabi daw pala na yun, tumawag daw sila ng pare. Kasi alam mo yung wala na silang pag-asa, tumawag sila ng pare kasi nangungumpisa na daw. Kasi siguro ganun yung isip nila na mawawala na yung tatay nila. Yun. So, ang ginawa ko, nag-chat ako sa kanya. Sabi ko, mate, itry mo itong Healthwell Clean Barbie. Kasi malay mo, baka matulungan ito ng papa mo. So, kinabukasan, nagpadala ako ng 10 bote sa kanya. Tapos, sa laking tulong nun, after 1 week, sabi niya sa akin, mate, ang ganda ng produkto nyo, sabi niya. Ang ganda ng produkto nyo. Kasi yung tatay na, yung alam mo na, yung malapit na, as in talagang naging okay siya. Grabe. Super, super power talaga. Grabe. Miracle food talaga siya. So sabi niya, mate, padalhan mo ako ng isang bag, sabi niya. Kasi ang tatay ko, okay na siya. Okay na yung pakiramdam niya. So yun, sa sobrang pasalamat ko,
hindi lang ako ang natulungan, nakatulong pa ako sa kapwa ko. Hindi ko hinangad na kumita ako ng malaki. Ang gusto ko, makatulong ako sa kapwa ko. Yun lang. Tsaka, hanggang ngayon, nagsishare-share pa rin ako ng mga kaalaman dito sa produkto natin. Lalo-lalo na sa trabaho ko, ang daming nagkaroon ng COVID. Ang daming nagkaano. Blessing in disguise, kung bumalik ako sa trabaho ko itong year na to, siguro nagkaroon na rin ako. Kasi halos lahat ng mga kasamahan ko sa Echelon Tower, grabe, nagkaroon sila. Pero, nag-share ako sa kanila, sabi ko, i-try nyo itong ang health wealth. So, nag-try sila. Trinay, tapos, sa sobrang ano ngayon, di ba, sa sobrang hirap ngayon ng buhay, wala akong ang inano ko sa kanila, pinautang ko sa kanila yung Barbie. Tapos minsan, yung isang bag, alam mo yung isang bag, 8,778. Hindi ako nagkaroon ng puhunan, yung ginansya na 2,772, wala na yun. Oo, wala sa akin yun. Ang akin lang na makatulong ako sa kanila. Sa isang bag na yun, tatlo sila naghati. Tapos sabi niya, hatiin niyo lang itong isang bag para sa inyo, makainom kayo, para maging bumalik yung lakas niyo at saka maging okay kayo. Hindi naman sa ganun na critical yung yung naramdaman nila sa naging positive sila. Nag-positive sila sa rapid test, ganun sila. Tapos nagpa-swab sila, ganun din. Pero yung nilalabanan nila yung pakiramdam na parang nanghihina. Hindi. Talagang nilalabanan nila. Tapos hindi sila nakapasok ng 15 days kasi nga bawal. Hindi sila kasi naging positive sila. Halos may tatlo, may lima. So, nagsishare ako. Yun. So, wala akong ginawa sa kanila. Sige na, ko lang to, ipautang ko lang to muna sa inyo. Sa kanyo na lang bayaran. Ganun ang ginawa ko sa kanila. Yun. At ito ang pinakamagandang experience na nangyari dito sa Health Web. Dahil first time akong sumali dito sa Lead Batch 10 training. So dito ko rin po sila nakilala sila ni Sir Mel at saka ni Ma'am Cora. Nung una, syempre natatakot ka kasi hindi mo pa sila kilala. Tapos ang kilala mo lang yung classmate, yung team fighters ko lang. Pero hindi lahat ng team fighters, kilala mo pa rin sila lahat. Pero habang sa katagalan, aba, ang sarap ng pakiramdam. Iisang pamilya kayo, isang grupo kayo, pero ang saya, marami kayong natutunan, marami kayong makukuhang aral, tsaka aming kaalaman dito sa Health World Green Valley na kailangan pa nating matutunan, makuha ang lahat ng mga kaalaman dito sa Health World Green Valley. Ito naman yung ito naman yung munting tindahan ko sa Bohol na hanggang ngayon hindi ko pa nabubuksan kasi andito ako sa Maynila. Tsaka mahirap po kasi magkaroon ng negosyo na hindi ako yung mismo ang magbabantay kasi kailangan talaga ako talaga. Kasi na-try ko na po yan dati, nag-negosyo ako, hindi ako nagbabantay. So kailangan, nakakasiguro ako sa sarili ko na ako talaga. Tsaka sa tulong dito sa Health World Green Barley, kasama na yan sa pangarap ko dyan sa mini mart na gusto kong buksan by next year. Sana in God's will. Ito na pala yung aking income na hindi ko alam. Grabe, itong pandemic lang ako nag-push nito sa Health World na to. Pero yan na pala yung kita ko. Pero sa totoo lang po, yung kita ko sa Green Bar, sa Health Wealth, hindi ko po ginagastos yan. Pinapasok ko po sa bangko. Kasi yun po yung pangarap ko talaga. Na magkaroon din ako ng, magkunoon nga ako ng mini-mart, tsaka itong Health Wealth na to. Dahil gusto ko pa rin tumulong sa mga taong may karamdaman, kahit walang karamdaman. Tsaka sobrang thankful lang ako, dahil ito yung naging income ko. Sobrang thankful. Health Wealth Green Barley. At ang tangi kong maiiwan sa inyo, if you believe,
you will receive whatever you ask for in prayer. Kung may paniniwala ka sa sarili mo, na alam mong kayang-kaya mo, idalangin mo yan sa Panginoon, matatanggap mo yan ng buong puso mo. Grabe. Sobrang pasalamat ako kasi hindi ko akalain na nandito ako nang pupunta. Tsaka, kung may paniniwala ka, imposibleng maibibigay sa iyo lahat yan. Sobra. Kaya, sa Health Wealth Green Barley, samahan niyo po ako. Sabayan niyo po ako ng Stand Proud. Stand Proud, Health Wealth. Stand Proud, Health Wealth. Thank you po sa inyong lahat.